Hello mga kaibigan, may bago na naman tayong tutorial sa AutoCAD pa rin. So, ito ay ang drawing tool na rectangle. So, bago ko umpisahan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po, pakiclick yung ating subscribe button. At yung ating notification bell para ma-update kayo kung may bago tayong mga tutorials. Okay, so umpisa na natin. Buksan natin ang ating AutoCAD. Okay, mag-new tayo. So, default tayo ng setting ng template ng AutoCAD is ACAD. Okay, open. So, gaya din ng ginagawa ko sa mga naunang video ko sa AutoCAD basic tutorial, ay ino-off ko yung aking grid. Pwede nyo rin gamitin yung grid kung gusto nyo, pero ako ay ino-off ko yan. So, tapos ilalock natin yung ating UCS sa origin para hindi na siya sama ng sama. So, ganyan po. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang rectangle ng drawing tool. Basic drawing tool ng AutoCAD na rectangle. So, wait lang po. Nag-hang kasi. Nag-hang po. Nag-hang. Ayun. So, ang ating pag-uusapan ay ang rectangle. Ang command key ng rectangle is rect. Okay? So, sa ating rectangle, ang standard inputs niya is at X, comma, Y. Parang sa line din. So, meron tayong dalawang option. Pwede ka dito sa toolbars. Pwede ka rin sa command line. So, dito muna tayo sa toolbar para makita nyo yung difference o kung parehas lang. So, rectangle. Specify first point. Sabi niya. So, unang point. Then, at. Halimbawa, 5, 10. So, yan siya. Yan ang maggawa ng rectangle. So, nakita nyo ang rectangle ay buo. Okay? Buo siya. Ang pagkakaiba nila sa line, so ang line natin is ganito. So subukan natin mag-line yung past yung nakaraang video natin. So line, line. Okay. So yan siya. Yan.
Ito ang line natin. Ang line kasi tigi-isa. Yan, hiwa-hiwalay. Pag rectangle, buo siya. Parang P-line siya. Ayan, oh. Nakabuo siya, intact. So, subukan rin natin yung P-line. Polyline, PL. Ayan. So, polyline yan. Ayan. Ito ang polyline. So, itong rectangle. Rectangle. Ito ang line command. Ito ang polyline. Okay. Yan. Kita nyo yung diferensya nila. So, ito ang ating rectangle, yung ginawa natin kanina. Buo siya. So, ang line natin ay hiwa-hiwalay. Okay. Ito naman ang ating polyline. Parehas lang ng rectangle. So, para ma-classify natin kung anong klase siya o anong drawing to lang ginamit dyan, click mo, LS. Ayan siya, kita mo, polyline. Okay? So, ito naman, LS or list. Oh, ganun din, polyline. Pero gawang rectangle yan, na command. Ito naman, line, LS. So, naka-line lang siya. So, ayun po ang diferensya nila. Okay? Pag dito naman, sa command line, command tayo ng rect. Ang sabi diyan, ganun din, specify first point. Tapos, ganun din, subukan muna natin yung default at 5, 10. So, pwede palang ganun. So, ngayon, so para hindi na tayo gagamit diyan, pares lang naman pag eto mga shortcut lang, mga pindot-pindot. Pero dito, pag nasanay ka ng command. So, dito tayo sa command line. So, rectangle. So, first point. Ayan, first point. Area. Meron tayong mga option na area, dimension, saka rotation. So, subukan natin yung area. So, lagay natin yung rectangle, enter area of a rectangle in current unit 100. So, subukan natin sa 150. So, ang tanong na naman dun, dimension, base, or length, or width. So, length tayo. So, 10. Yan. Double check natin kung 150 pa rin siya. Ah, di ba? Ganun siya. So, subukan ulit natin yung isang option ng area. So, rectangle. So, first point. Area. Yung 150 pa rin ang gamitin natin. Nandun, width. Sabi niya, width. W. Width. So, ang width niya ngayon, 15. So, enter mo lang. So, ayun. Parehas din, di ba? So, ngayon, so, doon sa ating toolbar, pwede nyong gamitin yung toolbar, pero ganun lang din, pindot kinapindot, di dito lang. Ah. Okay, so, dito tayo sa command bar. So, command ulit tayo ng rec. So, gamitin muna natin yung default niya. So, yan, first point. So, nagamit na natin yung area, yung ginawa ko kanina. Yung area na command A. So, magbigay ka ng area na 500. So, tatanungin ka ngayon, calculated rectangle dimension base.
style shaded. Ah, di ba? Ayan siya. Ayan. Ngayon, command rect tayo naman. Yung ating thickness ang gagamitin. Thickness, T, enter. So, specify thickness for rectangle. Gawin natin 20. Then, first point. Oh, di ba? Yan ang thickness niya. Palitan natin yung shaded natin. Dali, dito tayo. Okay, so ganyan siya. So, yan. Kaso naka-chamfer tayo. So, reset natin yung chamfer. Rectangle, chamfer, 0, 0. Okay. So, ulitin natin. Rect, thickness, T. Gawin natin 50. First point. Oh, di ba? Yan yung thickness niya. Ito. Dito hanggang doon. Okay? Yan, yan, yan. Yan ang thickness. Okay? So, ngayon naman yung isa, rect, yung ating elevation. Gawin mong 50 din para makita natin kung totoo yung sinasabi natin. Yan. So, halos pares lang sila. Okay, sa orbit, asan yung orbit natin? Orbit, orbit. Okay. Yan, yan po siya. Yan, yung elevation, ito po, ano? Kasi ayaw nung elevation. Rectangle elevation. Ah, ito yung elevation natin. Halimbawa, ang elevation natin is 100. So, lagay mo ganyan. Ah, ayan yung elevation niya, no? Orbit. Orbit. Okay. Ayan, yan ang elevation. So, kung papakita natin yung front view, yan, ganyan siya. Ito yung kaninang elevation na 100. Ito yung elevation na 50. Okay? Sige, gawa tayo ng panibagong elevation. Rectangle. Rect. Elevation. Sabihin natin 500. Lagay natin dito. Rectangle. Elevation. Rectangle. Elevation. Rectangle. Elevation 300. So, ganyan mo. Oh, bakit? Ah, yung kwan natin. Lipat tayo sa SW. Elevation rectangle elevation 300. Oh, so, ganyan siya. So, kung titignan mo sa front button, oh, yun, bumaba siya, no? So, ganun po ang ating rectangle. Balik na tayo sa ating drafting. Ay, hindi bumalik. Sandali po. 3D modeling. Okay, so ganyan po ang ating ang command ng elevation at thickness. Pang 3D lang siya, okay? So maraming salamat po at sana may natutunan kayo sa ating tutorial na drawing tools na rectangle. Ay, meron pa palang isa. Andali.
So, ngayon, balik na tayo sa ating 2D. So, tap tayo. Tap. Then, balik tayo sa ating drafting. Okay. Ngayon, may isa pa doon yung ating polygon. So, i-click natin yung polygon. Ayan, ang sabi niya, polygon. Enter number of sides. So, kung halimbawa, gusto niyo ng 8 sides, enter 8 sides. Then, specific center of polygon. So, dito tayo. Then, tatanungin ka niya kung ano ang kwam mo. Sabi niya, enter an option. Inscribe in a circle or circumscribe about circle. So, I tayo sa inscribe. I. Ayan. O, ganyan siya. Pag naka inscribe. Okay. So, subukan din natin yung isa. Polygon. 8 sides. Then, specify center. Tapos, subukan naman natin yung circumscribe. So, C. Command C. Specify radius. Sabihin natin 10. Ayun. O, so, ganyan ang ating so, itong ating circum. Ay, nasa na yun? Ayan, yan, tama. Circum script. Okay. Yan ang ating circum script. Ito naman, inscribe. Ayan. Okay. Ayan siya. So, subukan din natin dito sa so, yun ang polygon, ano? So, type natin dito, polygon. Okay, P-O-L. So, ang polygon command natin, baka makalimutan ko. Polygon command is P-O-L. Okay? So, command tayo ng polygon. Polygon. Ayun, tatanungin ka rin kung ilang sides. So, pwede rin dyan ang hanggang 100 sides. Bukan natin ng 100 sides. Oh, pwede pala. So, first, specific center of polygon, click mo. Ayun, tatanungin ka ulit kung inscribe or circumscribe. So, ganun din kanina. So, inscribe tayo, command I. Yan. Oh, 100 na siya. Ang dami. So, parang perfect circle siya. Ulitin natin. Polygon. Gawin lang nating 4 sides. Okay. So, first point. Inscribe tayo. Oh, yan siya. Pag inscribe, nakaganyan, no? Pero pag nag-orto ka, F8, pwedeng ganyan. Pwedeng ganon. 8 sides tayo. 8 sides. Polygon. 8 sides. So, polygon. 8 sides. Specific point. Inscribe. So, ganyan. Kung naka-inscribe, pwede mong i-adjust. Ano? Pero pagka
Circumscript, so polygon, edge sides, first point, circumscript, C, enter. So radius natin 10. Oh, ganun siya, magsiset na siya, ano? So, maraming salamat at sana'y may natutunan kayo sa ating tutorial na rectangle at polygon. So, ang ating susunod na tutorial ay ang ating command na arc. Ay, elliptical arc. Okay? So, maraming salamat po. See you on the next video.